Isang problema dyan, Attorney Neri, yung ganitong pagko-prosecute talagang depende rin sa political winds, diba? To borrow your term. Kasi doon naman sa mga nag-o-observe na hindi siguro DDS o hindi naman pro-Marcos, obvious naman na this CODCOM investigation, for instance, would have been unimaginable under President Duterte. Agree ako dyan. Diba? Hindi so nangyari, yung prosecution, depende yan dun sa atmosphere, dun sa weather, yes, sa politika, hindi po ba? Correct. And dapat ang justice system is not dependent on the political winds, but that's the reality here. That's another reason na medyo may kahirapan na ng konti dyan. Kasi pag pumalit yung ihip ng hangin, hindi natin alam eh. Kung pumalit ang ihip ng hangin, ay di baka naman yung na-file mo na kaso, malibing sa limot na rin ulit yan. No? So, there are still a lot of justice system reforms na kailangan sa Pilipinas, not only to prove to the family na dapat magtiwala kayo sa justice system, kundi also to prove to the ICC and the international community that the justice system is genuinely serious in prosecuting and investigating heinous crimes such as EJK and top officials such as President Rodrigo Duterte. Sabihin niyo pala, Attorney, ilan ba yung biktima talaga ng extrajudicial killings kaugnay sa drug war ni dating Pangulong Duterte? Kasi sa PNP, at least 6,200 yun daw napatay dahil lahat sila ng laban. Official PNP records until they stop counting or making the count public. Sa inyo, yes, po, ilan? Yes. Noong kami ay nag-file sa ICC, ginamit na namin yung 6,252. Yun ang ginamit na namin para wala ng debate. Kasi whether it's 6,252 or 20,000, it's still crime against humanity eh. Kaysa sa sumabit pa kami sa debate kung 20 ba yan o 6, ginawa na namin, sige, sabi nila 6,252, ito na, sundan natin. But Christian, I'd like to raise this point. The Quad hearings opened a new vista. Nagbukas ng bagong vista ito. Dati-rate, palaging droga, mga drug addict, drug suspects, etc. Pero itong Quad hearing, nagbukas siya na meron pala na mga walang kinalaman sa droga, no involvement at all to drugs, pero pinatay sila o kaya kinulong sila. One example is General Barayuga. General Barayuga merely opposed corruption in the PCSO. Wala siyang kinalaman sa droga, hindi siguro humihit yun o walang... Pero pinatay siya at sinabing nasa drug list siya at pinatay siya under the guise ng drug war. Leila De Lima, walang kinalaman sa droga o walang nothing at all na kinalaman sa droga, nilagay siya sa drug list, kinasuhan siya at kinulong siya, ostensibly dahil daw sa drug war. Yung mga lawyers ng mga human, ng mga drug suspects, wala rin kinalaman nyo, nag-abogado lang sila para sa drug suspects, marami sa kanilang pinatay using the drug war again. Ha? 61 lawyers ang namatay sa ilalim, at least 61, sa ilalim ni President Duterte in the 6 years lang. Ha? So, and the fourth is, merong mga human rights defenders na wala namang ginawa kundi protesta at i-criticize si President Duterte for the human rights violations sa drug war niya. Pinatay din sila, EJK din. In fact, ang masabi ko, isang lawyer ng NUPL, si Attorney Ben Ramos, na news nga noon, anti-drug war lawyer killed. Kasi yun. So may new vista. Ngayon, ito, ang sinasabi ko nga sa Quad, sana sa Quadcom, buksan nyo na rin ito kasi ang mga kaanak nito, itong mga hindi naman involved sa drug war, naghihintay din ng hustisya. Hindi rin sila makakita ng hustisya sa Pilipinas. And secondly, maraming witnesses din ito. At who knows, baka bumuka pa ito lalo to involve so many others. Kaya kung gaano kadami ang pinatay, yung hindi natin matansya na ngayon, but it was just one death too many. I mean, whether it's 6,000 or 20,000, it's just one death too many na dapat ihinto na sa panahon ngayon at hindi na dapat maulit. Mm-mm. Ang huling pronouncement, I think, from Malacanang is that hindi tayo magre-rejoin sa ICC. Okay? Pero syempre, yung cooperation is an entirely different matter dahil meron ng Supreme Court decision dyan, di ba? Kung yung ini-investigate ng ICC ay nangyari doon sa panahon na miyembro pa yung Pilipinas ng Rome Statute at ng ICC, we are obliged to cooperate.
Hindi yes. po ba? Yes. Okay. Ang karugtong niyan, nangyari sa panahon na member ka ng ICC at nasimulan na ng ICC bago pa naging effective yung withdrawal mo. E 2019 na ang effectivity ng withdrawal ng Pilipinas. 2017, 2018, nasimulan na ng ICC. Nag-file na kami ng 2018 eh. So, hindi na pwedeng sabihin ng administrasyon ni Duterte o ni Duterte himself o even the Marcos administration na walang jurisdiction ng ICC because pumirma tayo sa treaty, ang gobyerno ng Pilipinas pumirma at sinabi natin may jurisdiction ng ICC basta yung proceedings na yan ay nasimula na bago nag-withdraw. So yes, and I hope the Marcos administration will rejoin. But other than rejoin, dito muna tayo sa cooperation, mag-cooperate na rin sana because paano makumbinsi ang international community? Gastos ka ng biyahe, biyahe dito, biyahe, just to tell the international community that everything is good here. Tapos makita nila na may ganyan, na, you know, hindi, grabe yung human rights violation. Tapos may treaty obligation kayo, hindi nyo man sinusunod. Sino magtiwala sa'yo na mag-agreement-agreement ka, eh, pag mahirap palang kalagayan, bigla kang atras, di ba? So, all these things sana point to the fact na dapat na ho na para ang gobyerno will rejoin or at the very, very least cooperate with the ICC. At medyo doon na sila papunta sa cooperation at sa aking tingin, may pagbabago, may shift na sa policy with regards cooperation with the ICC sa mga pronouncement ng Marcos administration itself. Mm-hmm. Bilang panghuli, in the meantime na ongoing pa po yung Quadcom investigation, and kunwari, hindi naman officially isubmit ito ng House o ng Philippine government sa ICC as evidence. Kayo, kailan nyo balak gawin yun? Na kayo na yung magsasubmit? Well, we want the Marcos administration to the government itself to submit it formally. But siguro, if bigyan ng reasonable period at hindi nila sinasubmit, then we will submit ourselves. Public document ito, and this is a very important document, yung sworn statement ni Garma. Garma, kahit on the Barayuga case, and Kerwin Espinosa, all these things. May bearing yan sa ICC. And I would like to think na pag nasubmit na yun kay Garma, baka nail in the coffin na ito para sa investigation ng ICC para tapusin na. Kasi ano yan eh, kumbaga eh, nasabi na ang involvement ni Duterte dyan para mag-issue na ng warrant of arrest not only against President Duterte but even his subordinates na involved sa EJ case.